ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin, sabihin na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa atin may nalang. Tanay ina ko niya at inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin, sabihin na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapauman hindi mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, maahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon.
Ngunit ngayon, itakwin ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na magagawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at Siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na Siya'y purihin. Ang kadakilaan Niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babangkitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas na lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Kayo't magdiwa, malaki ang nakalaang kantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao.
at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Sa atin pong mga pagbasa, napakinggan natin ang paghimok ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na pagsumikapan ang mga bagay na makalangit na nagbibigay buhay at itakwil ang mga pitang makalaman gaya ng pangangalo niya at kahalayan. Ang Beatitudes, ayon kay San Lucas na binasa natin ngayon, ay mas diretsyohan at matalas kaysa sa mas mahabang pagkakasulat ni San Mateo. Doon, mga alagad ang kausap ni Jesus sa burol. Dito, karamihang tao ang kausap niya sa kapatagan, yaong mga dukha, gutom at nangangailangan. Hayagang ipinararating ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga umatend ng talk niya roon, doon, noon, sa Mount Man o sa plain, sa burol o sa kapatagan, at maging sa atin ngayon na mas nakagagawa ang Diyos sa karukhaan kaysa sa kariwasaan, sa kahinaan kaysa sa kalakasan. Napaka-ironic naman, ano ho? Paanong nagiging mas mapalad pa ang mga naghihirap at tumatangis kaysa sa mga nananagana at naghahalakhakan ngayon? Matatapos din ho kasi ang paghihirap at pagtangis. Tatahan at tatahan ka rin sa iyong pag-iyak. And you will feel better. Ang dumaranas ng hirap ngayon ay aabutin ng Diyos at magsisikap. Samantalang ang yaman at kabusugan ay ninipis at huhulaw din naman. Saan po kaya natin matatagpuan ang ating sarili pagkatapos ng lahat ng ito? Ang kaigihan sa katotohanan ang lahat ng ito ay lilipas ay ang katotohanan ding may panahong nakalaan sa bawat pagitan. May sapat na pagkakataon para pumili at magdesisyon. At habang isinasaalang-alang po natin ang mga paalalang ito ng mahal na poong Jesus Nazareno, isaisip dinawa natin na may dulo ang panahon, mahaba man o maigsi. At may limit ang pagkakataon, gaano man karami na ang naibigay sa ating second chances. Gabay natin ang Beatitudes sa paglalakbay sa buhay na ito ng liminality. Lahat tayo'y pawang mga pasahero lamang, nakikiraan, nakikisakay. So,
Wala na bang pag-asa sa mga nagtatamasa ngayon ng kayamanan, kasikatan o kapangyarihan? Nakatakda na bang magdurusa ang mga ito sa kinabukasan? At nakatakda na bang liligaya ang mga tumatangis ngayon sa kasalukuyan? Sa tingin ko po ay hindi naman. Pareho silang binibigyan ng pagkakataon. Depende kung ano po ang kanilang pipiliin at dedesisyunan sa panahon sa pagitan. Ganon din po ang masasabi sa kabilang banda. Ano ho? Kung hindi naman pala nakatakdan na na magdusa ang mga ngayon ay nag-e-enjoy, ganon din po ang karukhaan, gutom o pagtitiis na pawang pansamantala din lamang gaya ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Magiging pagpapala lamang ang mga ito kung naaabot natin ang mga ito at dinadala tayo sa pamamagitan at pagiging mabuting tagasunod ng Diyos. Okay. Hihimayin ko lang ng konti at medyo napabigla yata yung gayat natin doon. Ano? Napalaki ang gayat. Sinasabi natin kanina na ang paghihirap, ang pagtangis at pagdurusa ay pansamantala lamang. Pero hindi naman natin masasabi na sinumpa na ang mga iyon. Gayun din naman, ang matunog na halakhak, ang saya ng mga nag-i-enjoy ngayon, ng mga busog na busog, ay pansamantala din lamang, pero hindi rin naman otomatikong haharapin nila ay pagdurusa sa kinabukasan. Dahil nga sa sinasabi po natin na binibigyan tayong lahat ng pagkakataon sa pagitan. Ngayon, ang sinasabi natin sa bandang huli ay kung naabot natin ang kayamanan, ang kasikatan at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging mabubuting tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi po ito nangangahulugan na pagdurusa na agad ang naghihintay sa kanila. At ang isa pang sinasabi natin sa bandang huli ay ang hirap, ang pagtitiis at ang pagtangis ngayon ay hindi na nangangahulugan na sinumpa ka na kaagad at ganun na ka na hanggang sa huli. Mga kapatid, kung dinadala tayo ng ating paghihirap, ng ating pagtitiis at karukhaan sa mas malalimang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang mga ito ay may tuturing nating means para sa ating purification. Ano ba yung purification? Ito yung proseso ng paglilinis, pagtitika, pagsisisi, pag-aayon ng ating kalooban sa kalooban ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maging yung mga nag-i-enjoy at maging yung mga nag-i-endure, pareho silang dumaranas ng purification. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin, mamalaya nawa natin na tayo ay pinupurify ng presensya ng Espiritu Santo sa ating kalooban at makatugon nawa tayo. Baka kasi yung pagkakataon natin ay
limitado na. Habang pwede pa, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon, magamit nawa natin ito sa pag-aayon ng ating buhay sa kanyang kinalulugdan, minamarapat at hinahangad para sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat po tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso at sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusi, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusi, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispot ng tanang mga obispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Crisostomo at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Crisostomo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Galing na ako.
sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa aming salita at gawa at buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihi at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaliwa.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,